Hey guys, magandarang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Andito na naman nga po ako ang nag-iisa ninyong nagmamaganda Collegiate Tarbicides nagbabalik upang magatid ang latest update and fresh happenings patungkol po sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. And ganun din po sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, ano pang iniintay nyo? Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe at napabisita lang dito sa akin channel, maaari po ninyong pindutin na subscribe button at notification bell para mag-updated ka at ma-notify every time may bago tayong video. Anyway, ito na nga para sa gabing ito. Ang mainit po nating chika ay pumapatungkol nga po dito sa patuloy na pamamayagpag po ng Showtime sa ratings. So, nais po natin congratulate ang Showtime sa kanila pong patuloy na mataas na ratings. Without a bitterness, totoo pong ating happiness, ano man ang kanilang nakakamtan ngayon. Diba mga kadabrikans, ang TVJ naman na 45 years nang nagna-number one. So, ano naman na ibigay po natin itong panahon na ito sa kanila. So, hindi rin naman po natin alam kung hanggang kailan po ang pamamayagpag na yan ng Showtime. So, first time naman po nila itong makamtan, di ba, mga Kadabri Kids? Ang Itbulaga naman ay wala rin pong bitterness, basta sila ginagawa po nila ang best po nila para makapagpasaya po ng mga tao. Anyway, dahil nga po dyan, kung ang TVJ or Itbulaga ay kiber lang, hindi po apektado. Tila meron naman po mga naha-high blood mga Kadabri Kids sapagkat yung gusto po nilang mangyari ay hindi po mangyari-yari. Dahil kahit mababa po, hindi naman bumaba eh. Actually, normal ratings lang po ito ng TVJ sa TV5 dahil knowing naman kung ano po ang kaya lamang na abot ng TV5, diba? Given na po yan. So, hindi naman nabawasan. Yun po ang importante mga Kadabri Kids. Walang lumipat, solid. Kung bumaba man, maybe busy lang rin yung iba nating mga Kadabri Kids. Pero tila nga po ay na-high blood po ang mga bashers sapagkat hindi po mangyari yung gusto po nila mangyari na bumagsak ang Itbulaga. So sabi dito, ratings pa ba to na matatawag? Bakit hindi na lang kayo mag-shutdown? Abaw at atatyarn. Mga desperado na talaga, no, na mapasara po ang Itbulaga. Well, bahala po kayo dyan na ma-stress at mamuti ang inyong mga mata sa kakantay sa pag-shutdown ng Itbulaga TVJ. Sapagkat hindi po mangyayari yan as long as nandito po ang mga legit Tarbicans na all out din po ang pagsuporta sa kanilang mga advertisers. And speaking of advertisers, patuloy nga pong nadadagdagan ng sponsors ng Itbulaga. So, hindi rin naman siguro namin kasalanan kung mamuti ang mga mata ninyo, kakaantay, at ma-high blood, kakaantay, or ma-high blood dahil hindi po mangyari-yari ang gusto po ninyo mangyari. Dahil kayo rin naman po ang may gusto niyan. Masyado po kayo naglalaan ng oras sa Itbulaga. So, kayo rin pong nagpapa-stress at nagpapainit ng ulo nyo. So, wala na po kaming kasalanan at di na po namin problema yan. Anyway, speaking of bashers, so ito pong si Certified Kapamilya fan page sa Facebook ay tila marami din pong oras para siraan at silipin ang Itbulaga. So, bukod po sa panay rin ng kanilang post sa ratings, wala namang problema eh, mag-post sila ng ratings. Karapatan po nila yan. Pero yung mga post ng paninira po sa Itbulaga ay ibang usapan na po yun, mga Kadabri Kids. Ibig sabihin, talagang 1,000% the basher po, mga Collegiate Kadabri Kids. Lalo pat, panay rin po ang post nito si Certified Kapamilya ng mga kasiraanan ng EB at paninira sa EB. So, isa na nga po rito nung nakaraan lang. Napati po ang barangay cinema ng TVJ na mapapanood nga po sa June 1 ay kanila pong sinisilip na kung saan nasayang lang daw ng TVJ ang legacy o sayang na sayang ang legacy ng Itbulaga for 45 years sa noong time. Kagaya nito, and now using the Alda formula, barangay cinema daw ang tawag
using ordinary people from the streets starting June 1 daw. Sige, kunwari, may bagong ihahain na putahe kahit wala talaga. Eme, sayang ang legacy na 45 years sa noon time. Diba? May oras pa po siyang silipin. Ano po ang kaganapan sa itbalaga? Anyway, dahil dyan, kapwa po nila, kapamilya, mga takpan pa nga po niya ay nagko-comment at hindi po nagustuhan yung kanipong pantitirang ginagawa po parati na lamang sa itbalaga. Para ang laki daw ng problema sa itbalaga. Bakit di nila mag-focus sa mga kapamilya shows? Nakikiisa pa daw sa mga toxic na tape defenders. Sabi dito, bakit di na lang kayo mag-focus sa mga shows ng kapamilya at kapuso, diba? Nangingialam ka pa sa iba. Tama, kanya-kanyang pakulo lang naman yan eh. Nasa tao na lang yan kung sino ang gusto nilang tangkilikin. So bakit nga ba ganito po sila sa Itbalaga? Tapos kapag sumagot po tayo, pag dumepensa po tayo, gigil na gigil po sila at hindi po matanggap na nababara sila at nasasagot po sila. Tapos tayo po yung pagmumukhain nilang masama, in short, mga pa-victim naman in the end. Sabi dito, sa inyo ang ratings, sa EB ang sponsors, kaya madami natutulungan. Ito ha, top fan po ng kapamilya. Pabayaan mo na lang po, focus po tayo sa kapamilya shows para wala nang gulo. O diba, sana po lahat ang mindset ganito. Kaya naman po nagkakaroon ng sagutan. Kasi syempre, hindi naman po natin hahayaan na bastos-bastusin at siraan na lang po nila ang Itbalaga. Kaya hindi rin po natatapos eh, ang ano na ito, bangayan, lalo na po sa, ng mga fans. Sabi naman dito, puro hate comments, Diyos ko, hindi ba po pwedeng huwag niyong panoorin kung ayaw niyo? At nababaduyan kayo, common sense naman, na nababaduyan na pala kayo, pinapanood niyo pa, eme, na eme ka din tuloy. Ano naman pake mo admin na kung ganun ang technique nila para sa show nila? Kaya nga, anong pake mo? Laki ng problema mo, Diyos ko. Hindi ba po pwedeng maging masaya ka na lang para sa lahat kung hindi yon makakaapekto ng masama sa buhay mo? Akala mo naman pag pinalabas po yung barangay cinema, ikamamatay po niya. Nako, mas malapit pa po sa katotohanan yung insecurities pag nilamon po siya niyan. Or should I say sila po ng iba pang mga bashers ng Itbalaga. Anyway, sabi pa dito, what's wrong? Wala naman ako nakikitang mali. Yung admin nito, puro hate ang post patungkol sa Itbalaga. So, ayan ha, hindi lang po tayo yung nagsasabi. So, marami po ang meron po nagsasabi na talagang puro hate comments po ang kanila pong ipinupost sa kanilang page patungkol sa Itbalaga. Tanda lamang po, ang dami nilang oras para lamang pong masiraan ang idea. So, ayan na naman, 'di ba? Na naman, ulit-ulit. Lahat ng ginagawa ng EB, pinupunan nyo. Bakit? Ingit yan. Haha, anhin ang ratings kung walang saysay. Haha, ang endorser, lahat halos nasa EB na. Nga no, yung mga endorser si, ito bago lang si Atasha, pero ang dami po niyang endorsements. Si Maine Mendoza, talagang legit, guys. Mula nang siya'y sumikat, talagang matik. Parang magnet din eh, no? Ang dami pong endorsements nitong si Maine Mendoza. Isa po siya sa mapagkakatiwalaan or effective endorsers, kumbaga. Kasi hindi naman po siya kukunin parate bilang endorser kung hindi po yan effective. Sabi pa dito, showtime ratings lang dahil sa GMA yun. Hindi dahil sa showtime. Mga ano to? Pinag-uuto nyo kami. Haha. Kay Maine palang taob na mga host na pinagmamalaki nyo. Sabi naman dito, huwag kayong mga ano, hindi naman kayo inaano ng Itbalaga. Baka sa kagagan yan, o sa kagagan yan ninyo, baka sa kakataas ninyo ng ratings, bigla kayong bumagsak. So, ilan lang yan mga kadabrikan sa mga negatibong komento na pagsugod na ginawa po ng mga kapamilya fans mismo, hindi na po ng mga dabrikads. Matik naman pag dabrikads talagang kampe sa TVJ. Pero, itong mga kapamilya fans na mismo, kumaawat na
bakit ganyan kayo sa EP? So, sana nga lahat, ano, sa bagay, in general to, kapamilya fans talaga. As in, lahat ng programa sa ABS-CBN, hindi lang Showtime. Ang ano po kasi dito, ang mga nega lang din po kasi talaga sa EB, yung mga ilang Showtime fanatic. Siyempre, katunggali po yan ng Itbulaga sa noon time. Anyway, sabi pa dito, bakit masyado kayo affected sa bawat segment ng EB? Huwag kayong manood para di kayo na-stress. Kanya-kanyang pakuluyan. Mataas na nga ratings ng It Showtime. May time pa kayo manira sa EB. Ano pa ba ang gusto nyo? Patunayan nila sa 45 years. Haler, support na lang. Tama ng network war. Kaya di umaasenso ang Pinas eh. Anyway, kayo ba guys, anong inyong masisay patungkol dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. And of course, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para mag-updated kayo sa susunod nating mga balita. Salamat!